Sa Bohol, naobserbahan ko ng malapitan ng tarsier sa natural nitong tahanan. May araw pa na makita ko ang mga espesyal na katangian ng mga tarsier na ginagamit nila pagkagat ng dilim. Dahil nocturnal, nagsimula nang maging aktibo ang tarsier. Mukhang tinatansya niya tayo kasi yung sound na pinaproduce natin, nagiging very curious siya. Sinisilip-silip niya tayo kung saan siya nakatago. Cute! Laki ng mata! Ganyan kapag tatansya niya yung lilipat eh. Yung, grabe, wala dito, ganito. Yung, galing. Nabigyan kami ng opportunity na makapag-examine ng malapitan sa isang tarsier sa tulong ni Mang Carlito. Ayan, no, nangangagap. Anong gender nito? Lalaki. Ayan yung kanyang scrotum. So parang halos tail ng daga yung itsura ng kanilang buntot, ano? Napakaliliit at napakatatalas na ipin. Serrated, parang lagari yung itsura at napakarami, ano? Kuya, pwede kong hawakan yung kanyang kamay? If we're gonna compare it sa digits natin mga tao, no? Ito yung kamay niya, yung braso, ano? Very muscular forearm. Ito, oh. At yung mahabang daliri na meron sila na padded yung dulo. Siguro para cushion sa paglapag nila dun sa mga puno. Tunay ngang tarsier man si Mang Carlito dahil sa kaalaman niya sa mga tarsier. Wait lang, dahan-dahan natin yung pag... Ayun, may mga kuko din sa iba yung klase yung kuko nila. Spikes, mines. Parang yung kung tutusin, yung ito yung ating kuko, naka-cover, sa kanya hindi nakataas. Nakataas, no? For grooming. Ang kapal ng balahibo. Imagine mo yung balahibo ng rabbits, pero i-double mo ganon kakapal. Yung kanilang balahibo, wala naman ako nakikita ang parasites dito. Yung pag-restrate at pag-handle ng ganitong mga tarsier, no? Hindi basta-basta. Kailangan si kuya yung nag-handle dahil 40 years na yung experience niya sa mga ganitong klaseng hayop. Dahil kung mali ang handle mo, pwede kang makagat. At pwede siyang masaktan. So ito na yung nirelease natin. So, nakita natin nung hinuli natin at nirelease, pinakalma muna para mabawasan yung stress level niya. So mahaba pa yung gabi, iwanan natin siya para makapaghanap na siya ng mga makakain niya. Habitat loss o pagkawala ng tirahan ang isa sa mga banta sa mga tarsier. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha at pagbenta ng mga tarsier sa wild. Itong mga tarsier na ito doesn't do well inside small cages. Na kailangan nila mag-cover ng malalaking area para mabuhay, mag-exercise, mag-multiply. Dapat kasabay ng pagkahumaling natin sa itsura at gawin ng tarsier ang kagustuhang protektahan ang kanilang lahi. They are endemic here in the Philippines. So dapat lahat ng steps na gagawin natin sa pagprotekta sa mga ganitong klaseng hayop ay mabuti at